ang tandem na pinagkakatiwalaan sa larangan ng pamamahayag at serbisyo publiko. Erwin Tulfo, Minya Corpus. Erwin Tulfo, on air with Minya Corpus. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 kHz. Ay, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ladies and gentlemen, good morning. Anyong hasyo! Ohayo gozaimas! Magandang umaga! Imbagabigat! Maayong buntad! Ano pa, partner? Buenos dias! Sa Chinese. Sa Chinese. Sa Japacano. Buenos dias. Sa Davao. Madayon adlaw. Donde está la sando? La sando que está na ding ding nakasuksok. Kasama yun sa Spanish. Hello, kayo na. Oras! 3 minutes after 10 a.m. Araw po ng Martes, 27 ng Hunyo 2023. Welcome po sa Erwin Tulfo On Air. Kasama siyempre ang aking partner na si Miss Linya Corpus. Partner, magandang umaga sa iyo. Yes, partner. It's a beautiful day. Diba? Kahit medyo makulimlim at least hindi masyadong mainit, no? Magandang araw, Pilipinas, at sa lahat ng Pinoy na naka-tune in sa atin saan mang panig ng mundo. Happy Tuesday po sa inyo. Ay, oh. Brand new week na naman po at siyempre may bago tayong Linggo ng Public Service. Handog namin sa ating mga taga-panood at taga-pakinig sa Radyo Pilipinas 738 AM. Gayun din po sa FB page ng aking partner na si Erwin Tulfo. At syempre, naka-simulcast din po kami sa 27 stations ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Gayun din po sa kanilang official FB page. Ay, happy listening kina Police Lieutenant Colonel Paterno L. Damundon Jr., Police Major Kenneth Louis Liano, kay Police Captain Benny Mabutas, Police Captain Apolinario Aguinaldo, Police Executive Master Sergeant Greg Hernandez, Sergeant Giggs, Sergeant Macario, Sergeant Binoy, Sergeant Nico Abinohar, Sergeant Ben, Sergeant Mora, Sergeant Agoy, at Sergeant Other Ford. Wow! Ayun, mula sa Batasan Police Station, nakatutok sila. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Merong Apolinario, Aguinaldo. Apolinario na siya, Aguinaldo pa. Wow! Pinagsama. Happy birthday naman kay Isay Reyes Kang. Si Isay. Dating ABS-CBN reporter na ngayon po ay isang successful na negosyante. Wow! Kailangan mga naman yan. Papasalamat tayo, partner, sa mga teacher at mga magulang dyan sa Project 6 sa... Quezon City Elementary School. Thank you raw sa iyo, partner. Thank you raw. Walang anuman, sabi ko nga walang hindi po mananawa ang aming grupo na mamigay ng mga medalya para sa mga batang nagsisikap at nagpo-persevere, partner. They deserve it talaga naman. Jelina Makiling, magandang umaga. Shout out Morcilia Helen, Renato Senining, Janine Lising. Good morning, Angelica Bermoy, Marie Gudiaga, Berlinda Derapite, Wanya Salik, Angelica Bermoy, Crystal, Tolentino. Hindi yung Crystal na makeup artist namin. Sobrang magandang curious na sila po. Sino raw si Crystal, partner. Ipakita mo na nga araw ang mamaya, mahiwaga araw, baka Crystal. Biglang, baka mamaya, sino raw ba si Crystal? Mamaya mga panga 11. Mga 11:05 tapos na po ang programa namin. Kasi na baka makunin nyo, natutulog ito eh. Kaya doon sa pagising na kasi nagigising ito pag 11. From now until, hindi kasi maingay pa tayo. Pag nagbabalita na tayo, ayun na. Nantok na siya sa balita. Paano ka mananalo sa 5-piece? Tapos magigising siya ng mga 11:05. Partner, pwede ko bang i-get well soon ng ating kaibigan sa ABS-CBN? Sure. Si Mario Dumawal, partner. Siya po ay nasa heart center ngayon. Siya po ay nagkaroon ng a successful na angioplasty. Pero after 1 week, partner, na cardiac arrest ang ating kaibigan. Si Mario po, siya po ay mentor ko sa ABS kasi nag-showbiz reporter ako ng matagal din. Siya yung showbiz reporter bayan ng ABS-CBN, Mario Dumawal. Oo, kilala natin siya. So ngayon,
rin po, siya po ay pinalad na after his cardiac arrest, ay na-revive po siya, his heart beats on, he's fighting, he's in ICU. Uh-oh. But meron naman daw na gusto na raw niyang gumaling. According to his son, Miguel Dumawal. We pray, ano po, a prayer po for Mario Dumawal. For, well, get well soon, Mario. Kuhan ko rin ito, mentor ko sa malaya. Si Mario. Oh, ganun na siya katagal. Ganun na siya katagal sa media. Veterano. So, also to his wife, si Cherry, no, they're asking for prayers. So, yun lang po ang hinihingi nila. Ipagdasal po natin na gumaling na po siya agad. Alright, bayan. Marami po tayong pag-uusapan ng mga issues ngayong araw sa ating bayan. Una na riyan, itong isa pang suspect, partner, ha? Last week, di ba, napag-usapan natin yung isang suspect, yung sa drug case. Labas-pasok ng kulungan at nagbubuffet pa. Ito naman, yung suspect sa pagpatay kay Oriental, kay Negros Oriental Governor Degamo, sarap buhay din daw sa Bureau of National Bureau of Investigation. May mga privileges. Kasama na rin yata yung pamamasyal. So, pwedeng kaya pala maraming mga nahuhuli ang gusto sa NBI magpakulong, ayaw sa PNP. Kasi masikip, o sa ayaw sa BGMP, gusto nila sa NBI. Kasi pwede ka palang umuwi-uwi. Pwede ka palang makipag-date at mag-buffet. Yung isa, yung dati, nakapunta pa ka ng Tagaytay, Cavite. Nag-swimming pa doon sa Nasugbu yata. So, napakasarap ng buhay. Diba, parang ano ka, para ka nasa hotel niya na meron ka pang meron taga-drive. May security pa. Mga armado. Ayon po sa tagapagsalita ng Department of Justice Bayan, nainiwala silang naglalagay o nagpapadulas ang suspect na si Marvin Miranda para maging VIP ang trato sa kanya habang nakaditine sa NBI. Wow. Katulad din daw siya ni Jose Adrian Dera, yung suspect last week, na noong nakaraang linggo na nasa labas ng detention facility habang kasama ang anim na escort ng NBI. Pag-uusapan natin yan mamaya at medyo concern ngayon ng NBI dito at ito ay iniimbestigahan na nila ng malaliman, partner. Kung hindi, mag-check-in na lang tayo dyan dahil parang masarap ang buhay sa NBI Detention Center. Kung punta ka sa buffet na may gwardiya, punta ka sa ospital. Ito mga partner, kalsada at tulay sa Lian, Batangas, Usad, Pagong daw ang pagkukumpuning ginagawa. Ang napeperwisyo ang mga residente at mga motorista na nagtitiis sa matinding traffic at lubak na kalsada. Ang sisti kasi, September pa last year ginagawa ito. Oo. At ang ilang mga tauhan daw gumagawa sa tulay ay kulang. Minsan wala rin taong gumagawa ng kalsada. Ang tanong ng mga residente doon, kailan kaya DPWH matatapos po ang aming kalsada? Yan ho ang ating tatanungin. Hindi ho natin tatalakayin. Tatanungin natin diretso ang DPWH. Kailan ba ninyo, tatapusin yung kalsada na yan? Yan lang ang tanong dyan. Hindi naman po pwedeng, kita mo yan. September pa last year, partner. September. June na tayo ngayon. July, August, September. 3 months to go. Ano itong 24 ng Abril naman nakalagay? Ito ay gagawin simula April 24. Kalsada yon. Ito tulay. Tulay. Magkaiba. Okay. Pero magkadugtong-dugtong yan eh. Kalsada ang sinimula nung September. Oh. Etong tulay, sinimula naman nitong April. Oh. Ano na tayo ngayon, June. Wala nang katapusan. Sus Mario, set talaga. Ito pa, partner. Yung police report natin. Yes. Ito pala, partner. Dalawang kawatan magkahiwalay na naaresto sa Batasan Hills dyan sa Quezon City. Modus ng isa, manutok ng patalim sa kanyang biktima. Habang isa naman nag-akyat bahay sa isang tindahan. Partner, panoodin natin ang detalye niyan maya-maya. Aba, parang exciting. So ngayon, himas rehas na yung mga yan. Doon po sa ginagawang oras, sana kanila mga radyo. Oras po natin, 12 minutes after 10 a.m. ng umaga. As usual po, tuloy-tuloy po ang pamimigay natin ng 5-piece ayuda dito sa Irwin Tulfo On Air. Kahit sino maaring manalo ng 5-piece, pamalengke, pambaon, pangload at panggasolina.
Antayin nyo lang po ang aming katanungan at kung alam nyo ang sagot, abay tumawag na po kayo agad sa aming hotline 855-380-29, 855-380-29. Ang maswerteng caller po na makakakuha ng sagot, aba, may instant one ba or two? 1,000 pesos. 1,000 pesos na agad na ipapadala matapos po ang aming programa. Kaya tutok po kayo at makinig po kayo ng mabuti. Kapag hindi nila nasagot, hindi umaakit yun. Naging 2,000, 3,000. Kaya, ang ano yung tip mo? May tip ka. Oh, tip ko. Pwede kayo magkaroon ng coach. Hmm. Pwede rin kayo magsulat-sulat na. Pag feeling nyo, naku, mukhang itatanong yan nila. Oo. At mag-Google, pwede rin. Ganun talaga. O, kung mabilis ang inyong internet access, good luck. Google. No? Oo. Kaya dapat ang tanong natin, wala sa Google. Mahirap ata yun, partner. Yung mga number. Lahat meron na. Meron na ba? Oo eh. Okay. So, sa mga nanonood pa rin po sa atin at nakikinig, alam nyo naman po na kung meron po kayong tulong na kailangan na hingin po sa aming programa o reklamo na gustong iparating, ay i-message nyo lang po kami sa FB page, official FB page ni partner Erwin Tulfo. Maaari rin po kayo mag-email sa aming Gmail account na erwintulfoonair@gmail.com o di kaya ay magsadya sa aming tanggapan dito po sa ACCIS, Party List Action Center sa number 81, Mother Ignacia Avenue, Barangay Paligsahan, Quezon City, malapit po sa St. Paul Church. So yun. Ah, bueno, partner, ito naman, pasadahan natin ang mga nagbabagang balita sa ating bayan na itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang abogadong si Attorney Larry Gadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ayon sa anunsyo ng Presidential Communications Office, bahagi ng magiging function ni Gadon ang pagbibigay payo sa Pangulo kaugnay sa mga estratehiya at pulisiyang maaring gawin para malabanan ang kahirapan, lalo na ang mga vulnerableng sektor sa ating bayan. Nakilala si Gadon matapos ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag sa mga kritiko ng dating Pangulong Duterte. Kabilang din siya sa mga tumakbo sa pagkasenador noong 2022 sa hanay ni Pangulong Marcos. Samantala, nanumpa na rin kay Pangulong Marcos Jr. si dating Defense Chief Arlito Galvez Jr. Si Galvez ang magsisilbi ngayong Presidential Peace Advisor na kanya rin hinawakan noon sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Isusulong umano ni Health Secretary Ted Herbosa ang pag-alis na ng public health emergency sa bansa dulot ng COVID-19. Ayon kay Herbosa, hindi na maituturing na emergency ang COVID cases sa Pilipinas dahil patuloy naman daw itong bumababa. Idagdag pa raw na marami ng bakunang pangontra sa naturang virus. Maituturing na lang din daw na pangkaraniwang sakit ang COVID gaya ng influenza, cough, and colds. Matatanda ang idinaklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang State of Public Health Emergency simula ng pandemya noong March 2020. Nitong Mayo, inalis na ng World Health Organization ang Global Health Emergency sa COVID-19. Alright, higit 100,000 SIM card naman ang napairehistro na. Isang buwan bago ang deadline ng SIM card registration sa July 25. Sa tala ng Department of Information, Communication and Technology o DICT, 47 million dyan ang mga smart communication users, 46 million naman ang Globe subscribers, habang halos 7 million ang dito telecommunity SIM owners. 70% na raw ang bilang na yan sa lahat na may SIM sa bansa. Patuloy naman ang paghihikayat ng mga network services o network service providers sa kanilang mga subscribers na habulin na ang deadline dahil kung hindi, tuluyan nang madideactivate ang kanilang mga SIM sa katapusan ng Hulyo. Bueno, 16 minutes after 10 a.m., simulan na po natin ang ating five-piece ayuda dito sa Erwin Tulfo on air. Ang tanong, ay maganda ito. Ano ang posisyon ngayon ni Attorney Larry Gadon sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Yung kompleto ha. Ano ang kanyang posisyon? Tumawag po kayo sa aming linya 855-380-29, 855-380-29. Aha, secretary ba? Undersecretary? Assistant secretary? Director? General? Attorney General? Anong posisyon? Kala ko pati presidente, isama na natin. O, ito na. Nasa linya po. Oh,
kapangakatukayo. Ninya, Putian. Wow, maputi si Ninya. Oh, good morning sa'yo, Ninya. Good morning po. Okay, Ninya, na, yung tanong po namin, ha, ano ang posisyon ni Attorney Larry Gadon sa administrasyon ngayon ni Pangulong Marcos? Ano po, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. 1,000 pesos! Yes, thank you po, Tokayo and Sir Erwin. Thank you po. Thank you po, Sir Erwin, yung katokayo. Thank you, Ninya. Thank you. Okay, no, ganun kasimple. Kailangan mo yan. Mm. Oh, ito naman, para sa ating ikalawang tanong for 1K. Gano'n nakarami ang SIM card na registered sa bansa ayon sa DICT? Mm-hmm. Ilang milyon na yan? Yan, mga SIM card na na-register ngayon. Uh-huh. Tumawag na sa aming linya 855-380-29, 855-380-29. Ayan na. Oh, ang deadline ngayong July 25, mm-hmm, ha? Oh. So, nasa linya ang deadline, di ba? July 25, tama. Okay, ayan. Hindi naman yun ang tanong natin, di ba? No. Ilan? Ilan na yung nag-register in total? Whether you're Globe, you're Smart, or Dito, or other, ano? Pag nabigay pa nila yung mga kung ilan nagpa-register, may bonus. Oh, baka may bonus pa sila. Oh, pag nasabi nila na ganito sa Globe, karami nagpa-register. Ah. Ganito sa Smart, ganito sa Dito, tigwa 1,000 nyo. Oy, pero talaga? Kung isang sagot lang, kung ilan ang total, isang libo. Isang libo. Ayan, ha? Gina, narinig mo? Gina Bautista, magandang umaga sa'yo. Apa. Kaya mo sagutin yung mga tanong. May bonus pag nasagot mo yung mga karagdagang tanong ni partner Congressman Erwin. Apo. Good morning po sa inyo, Congressman and good morning po. Ma'am, gaano karami ang SIM card na na-register na sa bansa ayon sa DICT for 1,000? Mahigit 1 million na po. Ma'am, medyo kulang ho. Ay, salamat po. Ma'am, Gina, pasensya na po. Better luck next time. Kulang. Oo. Ay, sayang. Nako. Sayang, may mga bonus ka pa. Oh. May bonus sana. Same question 1, 2, na lang. Oh. Sayang, baka may makasagot yun. Ito, nasa linya ulit. Sige na. Bago tayo mag-break. Si Manuel. Magandang umaga sa'yo, Manuel. Magandang umaga po. Narinig mo ba yung questions namin? Manuel. Ilan na ang sabi ng DITC ang nakapagparehistro dito sa SIM card registration? Nasa 70 million na po. Ilan po? 70 million. 70 million po is wrong, sir. Pasensya na po, sir. Oho. Nako, abay ito. 70% yun. 70% po. Uh-oh. 70%, sir, ni 70 million. But anyway, ay 2,000 na po. Hindi ko pa ka naitatanong yung akong bonus question. May bonus question. So, ilan na po kasi, yun pa rin, no? Ilan yung total na SIM cards na nag-register na po? Yan, wala sa Google, ha? Kasi medyo bago lang, mainit-init pa. Yeah. Bukas pa sa Google lalabas yan. At may bonus ka, partner. Ay, may bonus. O, diba, pag nasabi nila, ilan sa Globe ang nagparehistro, ilan sa Smart, ilan sa Dito, tigwa 1,000 yun. Kung nasagot mo lahat yung apat, yun, 4,000. Kita mo yan? Wow. Ganun lang. Hindi ba sumali dito? O yan, ha? Mamaya, no? O ngayon na? Yung caller na yan. Mamaya, sa ating pagbabalik. Time pa kayo, ha? Siguro naman, mananalo na kayo niyan. Oras po natin, 10:21, umaga. Wag mo kayong bibite. Magbabalik pa po ang Erwin Tulfo on air with Miss Nina Corpus. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Ang idolo ng masa sa larangan ng pamamahayag at public service muling nagbabalik. Erwin Tulfo, sasamahan ng batikang broadcast journalist Nina Corpus. Tandem sa pagbabalita at komentaryo. Tandem sa agarang aksyon at serbisyo publiko. Erwin Tulfo, on air with Nina Corpus. Alas 10 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By Regent! Vroom, vroom, vroom.
Does your diesel engine sound like it needs a refresh? Restore it like new with Petron Turbo Diesel. With Turbo Plus, that turbo cleans from fuel tank to combustion chamber. It also has turbo power and turbo mileage that gives you more value from every full tank compared to regular diesels. Restore your engine like new with Petron Turbo Diesel. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, the good guys. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By Regent! Zeruin tulpo yan, Zeruin tulpo yan. Ay bayan, nako, dire-diretso ho tayo. Dito naman tayo partner sa reklamo ng mga Tigalian Batangas. Usad pagong daw ang pagkukumpuni sa tulay at kalsada na ginagawa sa kanilang lugar. Dahilan po na nagka-traffic-traffic po ngayon papasok at palabas ng kanilang bayan. Kausapin natin ngayon si Engineer Javelin Gamo, ang project engineer ng First District ng Batangas DPWH. Magandang umaga po, Engineer Gamo. Good morning, Sir Erwin. Opo, kasama po natin si Ms. Nina Corpus, engineer. Sir? Yes, pa. Oo, nakarating ho sa amin. Ito po ay text po sa amin na kung po pwede raw last week, kung pwedeng pasyalan yung kanilang lugar, bayan sa Lian. Dahil meron daw po diyang kalsada na ginagawa ay September pa, ay hindi pa ho natatapos. Ano ho nangyari, sir? At mag-iisang taon na ho yan. Alaho bang pondo? Anong... Yes, sir. Go ahead. Erwin, good morning. Regarding doon sa kalsada, I think hindi sa amin yan. Oh. Ang amin po kasing ginagawa is yung bridge. Bridge, okay. Yes, sir. Yes, itong kalsada, hindi ba National Highway bridge, ito? Apo, yung Lian Bridge po ay part po ng National Highway ng okay. Ng ano, Batangas. Okay. First District. Itong kalsada, kanino ito? Kung hindi po ako nagkakamali, kung yan yung sa barangay na Bagong Pook, I think provincial road po iyan. Ah, provincial road. Okay, so yes, sa sir, provincial yes, government ito dapat tawagan. Yes, sir. Kung yun po yung tinutukoy na... Ayan na nga ho, barangay kalsada. Bagong Pook. Okay. Pero ayan, yung tulay, okay. Engineer, ano na nangyari? Apo. Ganito yan, sir. Supposed to be dapat kami ay yung bridge na yan ay nire-repair. Dapat po ay i-close namin kasi para po mabilis yung construction. Okay. Okay. Ngayon po, nangyari, nakipag-coordinate kami through LGU sa mga concerned community. Yan lang po kasi yung access papuntang Nasugbu. Bayan ng Nasugbu, which is meron po doong mga hospitals, yan, ba't ibang yung punga nilang mga products at travel nila papuntang Nasugbu. Kasi ang Lian po, isang bayan, wala po silang hospital. Ngayon po, napilitan kaming i-haplane yung tulay para ma-accommodate namin yung mga tao na pupunta ng Nasugbu in case of emergency. Ganun, sir. Ilang buwan na ho ito, sir? Ayan naman po, nagsimula lang this May. May, ni April. April mobilization, May po yung naging construction, yung start ng construction. Alright. And then possible po matapos yan by September. Bakit po ganun katagal, sir? Kasi sir, ang naging reason nga po, napaka-limited ngayon ng aming access kumpara doon sa original plan na ika-close namin. Bakit hindi lang ho kayo gumawa, sir, ng parang mahaba? Ilang metro ho itong tulay na ito, engineer? 84 meters po yan, sir. 84, pwede mahaba-haba. Yes, wala bang, hindi ba napagplanuhan po ito na gumawa muna ng temporary na tulay or access road para tuloy-tuloy ang trabaho sir, ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Nagkaroon din po kami ng ganyang pagpaplano. Kaya lang po, yung kung sakaling maglagay kami ng temporary bridge or something, yung po kasing lilibat na namin ay isang napakalaking ilog. Okay. So mag-construct pa din po kami ng parang bridge na din po. Mm-hmm. Ngayon, yung alternate route po na dapat ay aming padadaanan,
ay maaaring may dadaanan kang dalawang bayan. Mayroon sa Tuwi, and then para makapunta kayang Nasugbu. Alternate route po yun. Kaya lang, 10 to 12 kilometers po yun. Okay, engineer. So, minabuti po namin, i-apply namin yan para po mabilis din po yung... Ngayon, sir, kagaya ito pang kuha namin ng video, parang alang tao ho nagtatrabaho. Tapos, pwede ba, sir, kasi talagang ginagamit ito para hindi makaabala. Ito lang ang tanong ko, hindi ko alam kung masasagot ho ninyo. Wala pa akong proyekto ng gobyerno na hindi kagaya sa ibang bansa. Pag tinira nila kalsada tulay, umaga, tanghali, gabi, hindi tinatantanan ng mga highway staff o personnel para matapos. Lalo na sa Japan, hating gabi, kapag-gising mo kinabukasan, tapos na yung kalsada, tapos na yung tulay. Sa US, ganun din. Bakit sa atin tuwing umaga lang ginagawa? Wala ba tayong budget para magtrabaho sa gabi? Mas mabilis magtrabaho sa gabi, sir. Walang mga traffic, walang perwisyo kung tirahin natin ang proyekto sa gabi. Bakit po ganun? Yes, sir. Yung po kasing yung sitwasyon ng tulay na yan, nagkaroon na kami ng repair. Opo, yung po Ate Magerda, meron na po siya mga rectification. Ngayon po, hindi po kami makapag-deploy ngayon dyan ng malalaking equipment. Bakit? Dahil po baka po yung magkaroon ng diferensya yung ating mga girder. Okay. So ang nangyayari po di yan ay tao-tao po yung pag-jackhammer. Okay. Ngayon, pero ngayon po, nag-coordinate na may sulat na kami sa contractor last week kasi medyo nag-uulan, dapat magpo-pull-blast sila. Eh, this following day, sir, naka-ready na yung kanilang mga tao, equipment, para po mag-double time. Oh. Opo. So, kaya nga, pero matatapos ho ba yan? Sa aking pakiwari ay mukhang hindi ho aabutin yung target date ho na yan na September, sir. Kasi isang bahagi pa, engineer. Yes po, target po namin yung kalahati mapusan ng by July 10. Okay. And then the half day po, kaya naman po siguro yon ng September. Oo. Sir, hindi nyo nasagot sa akin, bakit pag proyekto ng gobyerno, hindi po natin ino-overtime? Wala bang binibigay na pang-overtime ang gobyerno para hindi hassle sa mga... Ito pong katanungan, partner, ng marami sa atin, lalo na mga motorista. Hindi ba kaya at nakakaingit, lalo na yung mga kagaya natin na nakapunta sa ibang bansa, talagang tataposin po nila at tataposin, hindi po nila tanatantanan, lalo na sa Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, umaga, tanghali, gabi, kaya yung mga trabaho, tig 2 days lang ho, 3 days tapos na dahil kahit gabi, ginagawa ho nila sa atin, nagpapahinga, may Sabado Linggo pa, may day off pa, may pagpista opisyal, bakasyon din yung mga manggagawa sa kalsada, engineer. Why is that, sir? Baka masagot niyo po ako once and for all para sa kapakanan mga kababayan natin. Bakit hindi rin gawin kahit sa gabi, engineer Gamo? Yes, sir. Regarding dyan, sir, we are, nakikipag-coordinate lahat naman po tayo sa contractor na bilisan nila ang trabaho, kailangan 24/7. So, sir, nakikiusap po kayo sa contractor pa. Hindi ba ninyo pwedeng manduhan dahil yung budget na ginagamit ni contractor, budget mo yan, budget ko yan, budget ng partner ho yan, yan ho hindi natin pinulot na sa kalsada, yan ay buwis ng taong bayan. Hindi ba natin pwedeng sabihin, contractor, bilisan mo na dyan, kundi magpe-penalty ka? Kasi kung papakiusapan natin, sir, wala ho talaga mangyayari. Si contractor, pakaangkaang engineer. What do you think? Hindi naman, sadya po naman natin po pinapa-implement na pabilisan nila. Oh. Sa katunayan, sir, sinusulatan natin ng contractor para mapabilis talaga yan. Dapat, sir, ang pinakamaganda siguro, sir, is may penalty. For every day na delayed po siya, dapat magbayad siya, engineer. Para yes, sir, we implement ang perwisyo that, sir. Po kasi, opo. Sir, yung perwisyo sa taong bayan, sa mga residente dyan. Maaring ako hindi na peperwisyo si partner niya dahil tiga Maynila. Pero yung mga tigalian dyan, yung mga negosyante, na peperwisyo sila, engineer. But anyway, sir, alam ko namang it is beyond your rank. Ah. Ito siguro yes, dapat pinag-uusapan. Kausap ko dapat dito ang regional director o maging yung secretary ng DPWH at hindi po kayo. Kaya hindi po ako galit sa inyo. Sinasabi ko lang, sir, sana... na bilisan ito, sabihan yung contractor
na gabi, tritirahin na rin, trabahuin para matapos. I'm sure, sir, pag gabi, tinitira ito, baka August lang tapos na ito, partner. Pati gabi, tinatrabaho 24/7 na, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Oh, committed naman po tayo, sir, sa ano, sa ating trabaho para mapabilis yung trabaho. Okay. Uh-huh. Yung Tuwi Lian Road na sinasabi ko sa barangay, Bagong Puok ba yun? Bagong Puok po. Hindi po ba, kuwan niya, National Road? Sa akin pong pagkakalam, sir, ay hindi pa po. Ah, hindi pa National Road yan? Kasi connecting po yan ang dalawang bayan, sir. Yes, sir. Pero ang alam ko po, provincial pa po siya. So, pag provincial, si Governor ang kausapin namin? Yes po, kung sila po yung implementing. Alright. Sir, wala ka ba itatanong, partner? Good luck na lang, sir, Engineer Gamo. Sana po matapos niyo yan sa tamang oras. Oo. Ang sa akin yes lang po, din po. Po. Ang sa akin po, Engineer, babalikan po namin kayo, sir. Pag September, hindi pa ho nagagawa yan, magkakaproblema ho tayo, sir. Ano po? Dahil kawawa okay, naman sir, po yung mga Tigalian. Okay, ano po? Okay, sir. Pakisabi po sa district engineer ninyo. Salamat po at magandang umaga. Okay, salamat po ng marami, sir. Problema dito. Alam mo ba? Hindi mo ba napapansin? Pag may project, iiwanan dyan. Kahit dito sa EDSA, titirahin ng umaga, pagkahapon, uwian na. Alas 4, uwi na rin sila lahat. Akala mo nag-uopisina. Anak na. Wala daw sa katiwangwang sa gabi. Dapat nga mas magandang tirahin nila parte sa gabi, walang traffic. Diba? Tama, oo. Pero kung tirahin mo yun ng 24/7, umaga, tanghali, gabi, tapos ang proyekto in a matter of weeks. Kahit weekend, no, partner? Ayun, sabi sa mo Japan, nga isang araw lang, tapos na. Yung pagising mo nga, grabe, iba naman kasi talaga sa kanila. Naabutan kami sa partner, may jackhammer, sinisira yung kalsada sa tapat ng hotel. Medyo mahaba-haba rin. Pagising ko kinabukasan, sabi ko, saan yung gumagawa? Tapos na. Grabe yan, parang magic. Kaya nga. Oo, pag-isin mo, tapos na. Paano yung mga kalsada? Kahit nga dito, partner, sa Quezon City, may mga kalsada na paulit-ulit ginagawa. Taon-taon, partner. Bakit ganon? Kunyari, ayusin. Ina-asfalto. Ewan ko, sinesemento. Then, after a few months, ganon uli. Kala ko, tapos na. Ang dahilan kasi dyan. Hindi natapos, tapos. Dyan po sa may Gilmore, lagi na lang may... Magkano ba ang dahilan dyan? Yun na nga. Kaya, tirahin, tapos, magkano ba ang dahilan dyan? Thank you, partner. Kala ko, ibibigay mo talaga. Ako na makinuha ko. Yun ang dahilan dyan, partner. Sabi ni partner, kinuha ulit. Huwag ka nang magtaka. Dahil yung ganyan. Tapos na. Pag sinira kasi yun. Sisirain ulit. Sirain. Kailangan namin ng budget. Pag gano'n, gano'n. The same spot, every year, every six months, ginagawa. Hindi pa kayo nagtataka doon. Grabe. Ang kawawa, si Juan, si Maria. Puro suka tayo ng suka ng buwis. Wala naman nangyayari. And that is the irony, partner. It has been going on for years and years. Bata pa tayo hanggang ngayon, hindi na natatapos-tapos ang problema na yan. Tama ka. Huhukayin ang isang kumpanya, huhukayin ko na rin ang DPWH. Mamaya-maya, tinakpan, papasok naman sa tubig. Maya-maya, sa telepono. Anak hindi na natapos talaga, I swear. Wala na pong katapusan. Buti pa sa amin sa Ilocos, maganda ang daan. Ganun ba? Oo. Sarap pumunta doon. Dinadagdagan pa. Meron pang way, papunta na ng Cagayan. Ganda-ganda. So, doon na lang tayo magbakasyon. Jackpot kayo dyan sa Ilocos dahil noong 1970s na gumanda yung maganda kasabi na dyan. Noon pa. Tapos ngayon ulit. Kaya paano naman kami dito sa mga Quezon City, maganda sa NCR? Kaya sa dito. Kaya hindi ako sanay pag nagpunta ako sa ibang probinsya, tapos parang yung daan ay ganun, lubak-lubak. Ay. Bakit ganun? Kala ko normal lang na budget. 10:36 ng umaga, dito naman tayo sa 5-piece ayuda partner. Uh-huh. Ang tanong, yun pa rin ba? Hindi. Ibahin mo na kasi yung tanong natin at marami-rami niya. Yan. Baka meron ka dyan tanong. Meron ba akong tanong? Na-put on the spot. Bigyan nyo naman kami. Sino? Napakadali. Sino ang engineer na kausap lang natin kanina lang mula po sa DPWH, yung project engineer? Magkano na ba yun? Dun sa Lian, Batangas. 2,000 na. 3,000 pesos. For 3,000. Anong pangalan ng engineer? At ano
Ang kanyang pwesto may bonus question. May bonus. Meron kang 1,000 pag nasagot mo, bali magiging 4 yun. Wow naman. Anong pangalan so ng engineer na nakausap namin at ano ang pwesto niya for 1,000 more? Wow, 855-380-29. Ayan, si Mark Anthony, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din po. Okay, magawang kutol na. Oh yeah, I'll go. Anong sagot? Anong pangalan, sir? Mark Anthony po. De, ano ang pwesto po nung engineer? Anong pangalan? Project. Si Engineer Javelin Gamo, Project Engineer ng 1st District of Batangas, DTWH. Ang galing mo, sir! Meron kang 3,000 plus 1,000 bonus, 4,000. May 4,000 ka. Wow. Salamat po! Huwag mo muna ibababa, ha? Huwag mo muna ibababa. Salamat po! Wow, 4,000 agad! 4,000 galing. 4,000 agad! Kasi hindi nasagot yung iba, eh. Galing. Kaya siya yung sumahod. Ibig sabihin, nakikinig siya. Nakikinig? Very kompleto. Hindi naman pwede sa Google yun. Dahil kakausap mo lang kanina. Hindi nila alam kung sinong kakausapin, di ba? Ay, 38 minuto makalipas po. Ika-10 ng umaga, magbabalik pa po ang Erwin Tulfo On Air with Ninia Corpus. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Matapag. Palaban, inaasahan. Ang tandem na pinagkakatiwalaan sa larangan ng pamamahayag at serbisyo publiko. Erwin Tulfo. Ninia Corpus. Erwin Tulfo on air with Ninia Corpus. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By region! Matapos ang masusing pag-aaral sa mga datos na naitala ng mga nakaraang taon, ay napagpasyahan ng World Health Organization at Emergency Committee na alisin na ang COVID-19 bilang global health concern. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Sa kabila ng deklarasyong ito, ay sinasabi ni former Health Secretary Francisco Duque na magpabakuna at magpa-booster shot pa din. Yung virus will be here to stay. Ang mahalaga, magpabakuna, magpa-booster. Nagpahintulot na nga ang DOH na pwede na magpa-booster ang general population. Dagdag pa ng dating claim na mula sa pagiging pandemic, ay maaaring maging endemic na lamang ang COVID-19. Mababa naman na ang admission rate, ICU bed utilization, ang death rate baba, nahuhulugan na itong virus na ito. Ganun na nga, endemic, imamanage na lang natin. Para sa makaragdagang update at maiinit na balita, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bayan ha, 20 minuto na lamang bago sumapit ang ikalibag isa ng umaga. Kung kayo ay may mga lakad, may mga appointment, may mga date, ha? Aha. Be conscious sa oras, okay? Ito naman partner, talakayin natin ito isa pang, nako, ito medyo namumroblem at sumasakit ng ulo ng DOJ dahil isa sa mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo, sarap buhay daw sa loob ng NBI jail. Oh. Ayon sa kapagsalita ng DOJ, naniniwala silang naglalagay o nagpapadulas ang suspect na si Marvin Miranda para maging VIP ang treatment sa kanya habang nakakulong sa NBI. Hingi po tayo ng reaksyon dyan mula kay Attorney Levy Baligod, ang abogado po ng pamilya Degamo. Attorney Levy, magandang umaga sir. Si Erwin Tulfo po ito and Ninia Corpus. Magandang umaga po, Congressman Erwin at Ma'am Ninia Corpus. Sir, reaction... Nakikinig po sa programa. Opo, ninyo. Salamat po. Wow, nationwide po tayo, sir, through our 27 radio stations na Radyo Pilipinas. Sir, reaction lang po ninyo at ang pamilya nila ng Yumaong Degamo kay Mayora Degamo dito sa balita na mismo ang DOJ na nagsasabi itong Miranda na ito na isa sa mga suspect o ringleader sa pagpatay kay Governor Degamo. Ay mukhang sarap buhay daw ho dyan sa NBI detention cell, sir. What is your reaction on this, attorney? Totoo po yan, no? In fact, matagal na po namin alam yan, kaya idinulog na
kay Secretary Remulla. Oho. At sinabi naman niya na pasubaybayan niya. Oho. At nung nalaman nung head ng security ng detention facility na si AJ Tudo na nagreklamo kami, ay kinontak po niya ako at nakapag-usap po kami dito sa DOJ. Oho. At pinaliwanag naman niya na istrikto daw siya at walang nangyayari na ganun. So ang sabi ko sa kanya, siguraduhin mo lang dahil iba yung natatanggap na report. Oo. At dahil nga po pinagpapatuloy pa rin nila yung ginagawa nila diyan. Attorney, matanong ko, anong special treatment ba? Kasi ang sabi lang ng DOJ, may special treatment or BIA. It does it mean to say, sir, na nakakalabas-pasok din siya ng kulungan anytime na gusto niya or lahat ng mga pribilehyo meron siya, attorney? Opo, kaya nga po ang nireport na namin. Minsan ay nakakalabas yan. Hmm. At gumagamit siya ng telepono sa loob. At pag gusto niyang kausapin yung ibang mga shooters, no? Dahil iniwalay po si Martin, Marvin Miranda sa mga shooters. Opo. Eh, ginagamit po ni Martin Miranda itong si Dera na dalhin isa-isa yung mga detainees sa kanya. At dyan po sa pamamaraan na yan nila na-convince o na-pressure na mag-recant yung mga witnesses. Mm. Kaya po, nung hindi na kami naniniwala sa sinasabi ng head ng detention facility, ay isinumbong na namin yung isang instance na nakakalabas nga yung isang detainee dyan, si Dera. Dera, at ganyan din po yung sa ibang detainees noon. Matagal na po yan na problema. Anong feeling po ito, attorney? I mean, it's very disheartening. Ano po, sir, yung kliyente ninyo, yung ay namatay, yung asawa, tapos ito mga ito ay labas-pasok lang kulungan, parang they can pay their way out, they can get the privileges. It's very, very sad and ironic, Attorney Levy. Ano? Totoo po yan. Kaya nga po, siyempre, malungkot ang mga biktima and they have expressed their deep concern on why this is happening right in the premises of NBI, which is reputed to be one of the respectable agencies of government. Uh-huh. Kaya po, nagkaroon kami ng private effort na masubaybayan yung facility na yan. And true enough, nanggaling po sa amin yung report na lumalabas nga yung mga detainees na yan. At Congressman Erwin, just to inform you and the public, opo. This concern regarding the NBI facility anomaly has been brought to NBI long before this Degamo case happened. Mm-hmm. Kinocomplain pa namin yan noon, yung isang detainee, na yung buong pamilya niya ay natutulog na sa sarili niyang kwarto. Wow. Sa detention facility, no? Nakaseparate ito, may mga electric fan, may ref, may cooking utensils, may parang condo, attorney Levy. Ganito po, ganyan po ang ginagawa nila diyan sa facility. Mm-hmm. Kaya yun yung concern po namin na dapat baguhin yung sistema, maimbestigahan para hindi na po maulit-ulit. Attorney Baligod, anong plano niyong gawin ngayon kaugnay niyan? Maghahain po ba kayo sa korte na ilipat sila? Meron na po kaming request sa Department of Justice, no? At inaprubahan na yan. Ang pagkakalam ko, may recommendation na si Secretary Remulla na ilipat sila. At subject na lamang po sa approval ng korte dahil ang korte lamang po ang makakapag-desisyon sa ngayon dahil nasa korte na yung kaso nila kung saan sila dapat ma-detain. Alright. Sir, panghuli na lamang nakatanungan. Alam ko hong very busy ho kayo. Marami yung nagtatanong kasi... Di ba nag-recant na po yung mga suspect, yung mga shooter na pinersero sila. Hindi po ba hihina ang kaso, attorney, due to this recantation o pagre-recant ng mga suspect na pinersa sila, sinaktan sila, kaya napilitan sila? At paano na ho ito yung kaso, attorney?
Sir Juan, hindi naman apektado yung success ng prosecution ng mga kaso na ito. Opo. In fact, wala naman kaming balak na gamitin kahit sino sa mga detainees, no? Yung mga shooters na maging witness. Uh-huh. Well, ang posibilidad lang yan, they can serve as a hostile witness later on. Mm-hmm. Pero yung recantation, wala pong effect, walang negative effect sa aming prosecution. Mm-hmm. In fact, we can establish their identities, their whereabouts, and we can place their presence at the at this scene of the crime without their help. Kaya meron po kami enough evidence to support our case. Ayun. All right, Attorney Levy Baligod, abogado po ng pamilya De Gamo. Maraming salamat, Attorney. Magandang umaga po. Good luck po sa inyo, sir. Magandang umaga rin po at maraming salamat. You know, partner, it's painful, ha? I mean, namatayan ka and then here you are, nakikita mo yung suspect, labas-pasok, pasarap-sarap ng buhay. Kasama yung buong pamilya rin pala natutulog tapos doon. Tapos yung tatay mo o yung asawa mo, patay na sila. Napakasarap ng buhay. Yun ang, VIP. Yun. VIP treatment pa, partner. Kaya pala marami dyan, baka nahuhuli. Ang pag tinanong, saan, gusto sa NBI ka agad. Sa NBI kasi nanganganib ang buhay ko. Kasi masarap pala dyan, electric pan. Aircon. At saka yes. Hindi ka guys sa BGMP na ma-shifting ang pagtutulog. O, dito lalo na sa pulis, di ba? Sa pulis, isang paa na lang ang nakatayo para magkasya. Kasi yung kulungan, pang 12, yung laman, 40. Kala mo sila mga manok na nakataas yung isang paa. Parang mga sardinas. Pero sa NBA, may sariling kama, may stove, may rep. Sabi ko nga, hotel eh. Pang hotel. Nako, alas 10:49 ng umaga. Ay, bayan, sandali lamang at wag ho kayong maglilipat ng istasyon. Magbabalik ho agad ang Erwin Tulfo on air with Ninja Corpus. Time now, 10:49 a.m. Ang idolo ng masa sa larangan ng pamamahayag at public service muling nagbabalik. Erwin Tulfo, sasamahan ng batikang broadcast journalist Ninia Corpus. Tandem sa pagbabalita at komentaryo. Tandem sa agarang aksyon at serbisyo publiko. Erwin Tulfo, on air with Ninia Corpus. Alas 10 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Nagkakaisa tayo sa paniniwala na obligasyon ng pamahalaan na alagaan ang kalusugan ng kanyang mamamayan. Maliban sa 4PH na pambansang pabahay, nag-umpisa na rin ang Administrasyong Marcos Jr. na makapagpagawa ng mga paggamutan. Ang level 1 na hospital na ito ay maglalaman ng 65 hospital bed, pati na rin ng mahahalagang pasilidad tulad ng operating room, recovery room, maternity, isolation facilities, clinical laboratory, imaging facility, at pharmacy. Ang St. Bernadette Children and Maternity Hospital sa San Jose del Monte, Bulacan ang nagsilbing simula. Bilang inyong Pangulo, isa ito sa ating mga prioridad na makapaglatag ng mahusay at abot kayang programa ng serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Para sa pinakabago at mahalagang mga balita, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Matapos ang masusing pag-aaral sa mga datos na naitala ng mga nakaraang taon, ay napagpasyahan ng World Health Organization at Emergency Committee na alisin na ang COVID-19 bilang global health concern. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Sa kabila ng deklarasyong ito, ay sinasabi ni former Health Secretary Francisco Duque na magpabakuna at magpa-booster shot pa rin. Yung virus will be to stay. Ang mahalaga, magpabakuna, magpa-booster. Nagpahintulog na nga ang DOH na pwede na magpa-booster ang general population. Dagdag pa ng dating kilim na mula sa pagiging pandemic, ay maaaring maging endemic na lamang ang COVID-19. Mababa naman ang admission rate, ICU bed utilization, ang death rate mababa. Nakakahulugan na itong virus na ito. Ganun na nga, endemic, imamanage na lang natin. Para sa magharagdagang update at maiinit na balita, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Sir Erwin Tulfo yan.
8 minuto bago sumapit ang ikalabing isa ng umaga. Dito naman tayo partner sa ating police reports. Dalawa pong partner. Dalawang kawatan magkahiwalay na naaresto dyan po sa Batasan Hills, Quezon City. Modus ng isa, manutok ng patalim sa kanyang biktima. Habang ang isa naman nag-akyat bahay sa isang tindahan. Narito po ang report. Himas Rehas ngayon ang isang 47-anyos na lalaki matapos mahuli sa reklamong pagnanakaw sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Kinilala ang suspect na si Roberto Mendoza na nakatira sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa biktimang si alias Jen, galing siya sa trabaho pauwi na sa bahay nang tutukan siya ng patalim ng suspect sa Purok, Batasan. Bigla pong may sumulpot na lalaki sa likod ko. At sinabayan po ako sa paglakad. Nilingon ko pa po siya, akala ko po ano po. Akala ko kasabay ko lang po maglakad. Tapos maya-maya po, bigla na po may tumusok sa tagiliran ko. At doon na po ako napahinto na po ako sa paglalakad. Di na po ako nakagalaw. Nakuha kay Jen ang kanyang cellphone at wallet na naglalaman ng higit 500 pesos. Nang makita namang nakalayo na ang suspect, dali-daling tumakbo ang biktima. At nang may makitang tao, agad siyang humingi ng tulong na sinamahan naman siya sa pulisya. Sa follow-up operation, tuluyan ng nahuli si Mendoza at na-recover ang mga nanakaw na items. At base sa records ng pulisya, bukod sa pang-hold up, sangkot din si Mendoza sa limas credit card modus. Si Mendoza raw ang didiskarte sa pagkuha ng wallet na may credit card. Habang may kasabwat naman siya umanong dalawang babaeng gagamitin ang credit card sa malls at ima-max out ito. Patuloy ngayong pinaghahanap ng otoridad at mga kasabwat pa ni Mendoza. Meron siyang, may na-verify ang aming investigator na sangkot din siya sa paggamit ng mga stolen credit card. Ginagamit niya ito sa pagbili ng mga items sa mga mall within Quezon City. Sa Barangay Batasan Hills pa rin, arestado naman ang isang 26-anyos na binatang kinilalang si JP Berino na nag-akyat bahay sa isang saradong tindahan bandang alas 3 ng madaling araw kahapon. Ang ginawa umano ng suspect para makapasok, sinira ang harang sa awang ng tindahan. Nang palabas na ang suspect, sakto namang may nakakita rito kaya agad ding na-corner si Berino. Ano po yung nakuha sa inyo, ma'am? Yung pong pera at saka ano, sigarilyo, at saka yung ano, babango at saka yung cream. At saka yung ano, whitening cream din po. Saan po dumaan yung suspect, ma'am? Dito po sa ano, dito po sa bintana, sinira po niya. Diyan po dumaan sa bintana? Opo. Turo niyo po? Dito po. Agad namang rumisponde ang barangay at tuluyan ding itinurn over sa pulis ang suspect. Hindi naman itinanggi ni Berino ang ginawang pagnanakaw. Nangailangan na pera, sir. Bakit? Masakit po yung kapatid ko, sir. Nasa kustodiya na ng Batasan Police Station, sina Mendoza at Berino na parehong mahaharap sa kasong robbery. Parang kasalanan pa nung na-hold up. Oh, yun na nga. Kailangan ko ng pera, sir. May sakit yung kapatid ko. Problema ba? Di ba, partner? Parang... Mabuti. Mabuti hindi na ako pupunta sa mga presinto at nag-i-interview. Sorry na lang. Kailangan ko ng pera. Kailangan kitang hold up. Parang kasalanan pa nung... Kasi palakad... Ito kasi yung biktima. Palakad-lakad ka. Kaya ka na-hold up. Parang ganun ang gusto sabihin itong... Muklo na ito eh. Oh. Kasalanan ng biktima. Dahil nandoon siya. At the wrong time and wrong place. Hanak na naman talagang mga... Panahon nga talaga yung iba na talagang panahon ngayon. Oo. Mapapagalitan pa. Pati reporter, mapapagalitan pa. Oy, ano ngayon? Kailangan ko ng pera eh. Anong gusto mo? Diba? Mabuti na sa cool na sukuan na siya. Nakakulungan na siya, mayabang pa rin. Kasi ano? Nasa labas niya, baka pag-ikot ng camera ba naman, tinamaan siya ng baterya. Nako. Problema pa. Oy, bayan, 10:57 na ng umaga, 5 piece, ayuda ulit tayo. Aha.
Ang tanong, partner. Saan sa Quezon City nangyari ang magkahiwalay na nakawan sa ating police report? Saan po? Sa Quezon City. For 1,000. For 1,000. 855-380-29. 855-380-29. Yan ha. Diyan pa naman ang ating mga magigiting. At magagaling yung mga pulisya ng Batasan Police Station. Maraming po salamat, sir. Medyo talagang dati, naku, gabi-gabi problema dyan. Pero itong mga sets of police officers dyan sa Batasan Police Station, Station 6, mabibilis, nakakapag-responde ka agad. Nabawasan dyan yung mga akyat bahay, mga hold-up, nabawasan. Ay, saka nahuhuli. Naku, hirap naman i-pronounce ito. Eleshervo. Magandang umaga sa'yo, Eleshervo. Batasan Expo. Ayun, sumagot na si Eleshervo. 1,000 pesos, mang Eleshervo. Congratulations! Alright, 10:58 ng umaga, bayan. Ganun lang kabilis. Batasan Hills. Uy, partner. Bakit? Ano nangyari? May Muslim holiday. Ay, walang pasok, boss. Pero tayo may pasok. Tayo wala, po wala may pasok. Wala holiday dito. Ang sa radyo. Kasi pa nag-holiday na yung radyo, wala na. Oh, walang mag-a-announce na holiday bukas. Idil Adha, walang pasok bukas. Walang sa mga pasok. Walang pasok, congratulations. Mabuhay po kayo. Sa mga kapatid ho nating Muslim, yes. Happy holiday po. Anyway, bayan, nako, kami ho ay pansamantala magpapaalam na muna. Kita-kita po kayo ni partner niya. Wala po ako, mawawala ako, mayroon ako asikasuhin. Pero si partner rin ang mga kasama ninyo. Ikaw yun. Kasama po ako at si partner Aljo. Si Aljo din, pag may oras. Pag may oras rin, well, siya busy din. No? Kami ho ay pansamantalang magpapaalam na muna dito po sa Erwin Tulfo On Air. With Nina Corpus. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. Oy, sa mami ko, si Mami Karing, nakikinig to umaga. Ma'am, good morning. Ha? Thank you for tuning in. Good morning po, tita. God is good all the time. Kami po ay nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bayan! Thank you. Erwin Tulfo yan. Erwin Tulfo yan. Erwin Tulfo yan. Erwin Tulfo yan. Narito na siya, kaya't samahan at dakilang araw.